Paborito mo bang paglaruan ang isang manika? Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang misteryoso at nakakatakot na isla na pinuno ng mga manika. Sino naman kaya ang naglagay ng mga manika sa islang ito? Ano kaya ang kanilang mga dahilan? Ito kaya ay mayroong kinalaman sa pangkukulam o witchcraft? Ano sa tingin nyo guys? Tara, pag-usapan natin at sama-sama nating lakbayin ang pag-iisip at kaalaman. Ito po si Mr. Kalaman. Let's go! Ang sikat na islang ito ay pinangalan ng Isla de las Muñecas, na sa literal na pagsalin sa Ingles, ito ay The Island of the Dead Dolls. Totoo ngang dinadayo taon-taon ng mga turista ang lugar na ito. Ngunit saan nga ba ito matatagpuan? Ang tinaguriang The Island of the Dead Dolls ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Mexico. Maliit lamang ang islang ito at marami nakatirang tao. Subalit kung gaano karami ang tao ay ganun din kadami ang mga manikang makikita mo. Makikita mo nga raw dito ang mga bahagi ng mga manikang naputol, mga ulo, mga kamay at iba pang bahagi ng katawan. Ang mga manikang ito ay mayroong hatid na misteryo, sapagkat ayon sa mga turistang dumadayo doon, nakakatakot daw itong tingnan kahit na umaga, na para bang ito'y mga kakaibang nilalang o mga multo. At talaga namang mararamdaman mo ang takot, lalong-lalo na sa gabi. At ayon pa sa mga lokal na naninirahan doon, ay gumagalaw daw ang mga ulo ng mga manika, na para bang ito'y totoong tao at buhay na buhay. Nakakarinig rin daw ang mga iilang lokal na mga tawa ng manika at bulung-bulungan. At may mga lalaki ring tumistigo na tinatawag daw sila di umano na mga manika papunta sa dagat, na para bang inaakit sila nito na lunurin ang kanilang mga sarili. Ngunit paano nga ba nagkaroon ng maraming manika doon at bakit marami sa kanila ay nakasabit sa punong kahoy? Tara, alamin natin ang katotohanan at ang buong kwento sa misteryong ito. Kilalanin si Don Julian Santana Barrera. Siya ang kinilalang nagpuno ng mga nakakatakot na manika sa isla sa loob ng 50 years. Ngunit bakit nga ba niya ito ginawa? Ano kaya ang kanyang motibo? Noong mid-20th century, iniwan ni Don Julian ang kanyang asawa at anak para ito ay mapag-isa matapos ang kanyang pagriritiro. Ang kanyang pamilya ay naniniwala na para bang nababalyo na si Don Julian. Napadpad ngayon si Don Julian sa isang isla at isang katakot-takot at kagimbal-gimbal na pangyayari ang sumalubong sa kanya sa isla, dahil mayroon siyang nakitang babaeng nalulunod at hindi niya ito kayang sagipin. Ang babae raw ay isang inosenteng bata at umiiyak ito habang nalulunod. Ginawa daw di umano ni Don Julian ang lahat ng kanyang makakaya para sagipin ang batang nalulunod, ngunit hindi niya ito nagawa. Sobrang nakonsensya daw di umano si Don Julian at nalungkot dahil hindi niya nasagip ang batang babae. At ilang oras matapos ang insidente, mayroon daw nakitang gamit si Don Julian sa isang kanal. At ito na nga ang nakakatakot na manika. Kinuha ni Don Julian ang manikang ito sapagkat siya ay naniniwala na baka ito raw ay galing sa batang nalunod. Buong-buo ang paniniwala ni Don Julian na ang manikang ito ay makapagpalibang at makapagpatahimik ng kaluluwa ng batang nalunod. Kung kaya't
ito ay isinabit niya sa isang puno. Sa paniniwalang ito ay mapansin at makita ng espiritu ng bata. At ito na nga ang ginawa ni Don Julian sa loob ng 50 years. Kumukuha siya ng mga manika sa kanal, sa mga basurahan at isinasabit ito sa mga punong kahoy. Naniniwala ang ilang mga tao na para bang inuudyukan si Don Julian ng mga demonyo para gawin ito. Sapagkat nararamdaman ng mga lokal na para bang napoposes ang mga manika ng mga kakaibang espiritu at talaga namang nakakatakot. Halos mapuno nga ni Don Julian ang buong isla ng mga manika. At noong 2001, siya ay natagpuang patay. At ang kanyang patay na katawan ay natagpuan mismo doon sa lugar kung saan tinuturo niya na namatay ang batang babae. Ano sa tingin niyo guys? Naniniwala ba kayo sa kwentong ito? Meron pa ba ang kakaibang isla na gusto niyong talakayin natin sa susunod? Kaya mag-subscribe na sa Mr. Kaalaman at sama-sama tayong matuto sa susunod na kabanata. Magandang araw at maraming salamat!